importance ng character ni Moy Bien dun sa story. At saka, siya ba talaga yung naisip mo din for that role? Nice question. Go ahead, Dre. Actually, hindi siya yung naisip ko. Actually, ang nag-cast naman ng mga supporting actors and actresses, si Rhea. Siya yung line producer. Eh, joke lang. May aminin ko, may duda. Kasi napanood ko lang siya sa Kimi Dora. Tas nung kinas nga siya ng line producer, si Rhea, lagi ko siyang tinatanong, ito. Kaya? May chemistry kaya? Pinagdudahan ka mo. So nung day one, yun na, gumawa na kami ng teaser tas ilang sequences. Kakoswap. Oh, yan naman. Tapos, nag-usap din kami ni Moy. Kakamoy, huwag mo ulitin yung role na ganito, ganyan. Ito, binabantayan ko siya, actually. Gusto ko kasi dito hindi yung typical na maiden na, or yung typical sidekick na stereotype eh. Mm-hmm. Gusto ko dito medyo intellectual ka, pero bobo pa rin. Parang gano'n. Yung nagtanong na paano yun, panoorin nyo paano ginawa ni Moy yun. Actually, ang hirap magkwento. Ang ganda ng movie. Actually, nabanggit lang ni, sa with your permission, and Tita Esels, nabanggit ni direct si Ate Rhea yung kanyang sabiya. Ate Rhea, please stand up naman. Kasi producer po namin siya. Siya yung talagang tumaas ang blood pressure na ilang beses. At talagang siya yung boss namin doon na kung hindi eh, wala kaming kakanin. Ganun kung wala siya. Miss Rhea de Guzman. Tapos ganun talaga yung parang history namin. Kahit doon sa ibang pelikula ko, lagi ako may ano. Tapos siya, hindi, okay lang, ganyan. So, I think may mata siya sa casting. So, kahit doon sa Diablo, kay Amakyambao, parang nagduda rin ako. Tapos nanalo pa ng best actress, yung mga ganun. So, pero siyempre, dito sa pelikula, siyempre, sinulat ko kasi para kay Miss Sharon. So, wala nang duda talaga na siya yung pick nung pelikula. Ang vital kasi Miss Marinel nung character ni Bema. Tsaka nagpapasalamat din ako kay Miss Marinel, and I think kasi sa ngayon lang kita nakita eh. Sa panahon pa ng Andaan Patungong Kalimugtong noong 2005, nagsusupport na sila ni Bayani San Diego. Thank you. So kinocover nila yung mga, yun nga, yung pag napapalabas ako sa abroad, nananalo ako. Tapos yung first, basta ang dami. Kaya minsan yung away sa mga ganon. Ayun, yung kay Bayani San Diego rin, na nagsabi na interesado si Mega na tulungan ako, parang gano'n. So, sila yung tulay. Ang ganda ng kwento, pagkakasulat, no? Nabasa ko yun eh. Hindi mo, tapos ito, you were reminded. Sharon, pa kwento po? 2005-2006. Ikaw mo kwento. Ay, magna po. Kwento. Ang ganda, direct kwento mo. Beautiful story how you guys, Actually, nung ginawa ko yung daan pa to,